May mga nakakamdaman ka ba? Tingin mo ba ay may tubig na ang iyong baga? Itong video na ito ay para sa iyo. Ang lungs o baga ay isa sa pinaka-importanteng parte ng ating katawan. Parte ito ng respiratory system. Ang respiratory system ay ang grupo ng organs at tissues sa katawan na tumutulong para tayo ay makahinga. Kaya, ganun na lamang ang importansya ng ating mga baga. Marami ang karamdaman na nakakaapekto dito. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa common na problema o sakit nito, ang pagkakaroon ng tubig sa baga. Ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tubig sa baga ang isang tao, mga sintomas at mga bagay na dapat gawin para makaiwas dito. Let's start! Ang ilan sa mga tao na may tubig sa baga ay walang sintomas na pinapakita. Nalalaman na lamang nila na mayroon na pala silang tubig sa baga kapag sila ay nagpa-x-ray. Madalas naman ang mga tao na may tubig sa baga ay kinakakitaan ng mga sintomas. Narito ang mga sintomas nito. Pakiramdam na nalulunod o naninikip ang dibdib at parang naghahabol ng hininga. Pananakit ng dibdib. Minsan ay may pag-aagahas o wheezing sound. Nanlalamig at nagpapawis ang mga palad at maaring magpawis din ang buong katawan. Nangingitim na mga labi. Dry cough, lagnat. Hirap sa paghinga na lumalala kapag gumagalaw at kahit pa nakatigil o nakahiga lang. Shortness of breath. Nahihirapang huminga ng malalim. Madalas na pagkakaroon ng sinok. Nahihirapang kumilos. Mabilis at hindi regular ang tibok ng puso. Walang ganang kumain. At low blood oxygen level. Kinakailangan na magtungo at magpakonsulto agad sa doktor kapag may mga sintomas nito para mabigyan ng tamang pangangalaga at treatment. Ang treatment sa pagkakaroon ng tubig sa baga ay depende sa kung gaano ito kalala at sa kung ano ang nagsanhi para magkaroon nito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na gamutin lamang ang kondisyong medikal na sanhi ng tubig sa baga. Makakakuha ka ng mga antibiotics para sa pulmonya, halimbawa, o diuretics naman para sa congestive heart failure. Ang marami, infected o malalang kondisyon ng tubig sa baga ay kinakailangan naman na i-drain ang likido para guminhawa ang pakiramdam ng may sakit at para maiwasan ang pagkakaroon ng iba pang karamdaman o komplikasyon. Draining of the fluid. Generally, kasama sa paggamot dito ang pagde-drain ng tubig sa chest cavity. Ginagamitan ito ng isang karayom o kaya ng maliit na tube at ipinapasok sa dibdib. Bago gawin ang procedure na ito ng isang doktor ay bibigyan ka naman ng local anesthesia. Surgery, operasyon kung saan tinatanggal ang potensyal na mapanganib na pamamaga at unhealthy tissue. Ang tubig sa baga o pleural effusion sa medical term ay ang labis na pagbuo ng likido sa puwang sa pagitan ng iyong baga at chest cavity. Ang labas ng lungs at loob ng chest cavity ay nababalot ng thin membrane. Ang tawag dito ay pleura. Karaniwan may kaunting liquid sa pleural space na nagpapahintulot sa lungs o baga na gumalaw ng maayos sa chest cavity kapag humihinga. Paano nga ba nagkakaroon ng tubig sa baga? Ang pleura ay gumagawa ng sobrang likido kapag ito ay irritated, namamaga, or infected. At ang likido na ito ay naiipon sa chest cavity sa labas ng baga at iyon ang tinatawag na pleural effusion o tubig sa baga. Narito ang ilan sa mga dahilan ng pagkakaroon ng tubig sa baga. Pneumonia. Ito ay impeksyon sa isa o parehong baga.
ang bakterya, mga virus at fungi ang sanhi nito. Tuberculosis o TB. Ito ay isang nakakahawang impeksyon na karaniwang umaatake sa iyong baga. Maari rin itong kumalat sa iba pang mga bahagi ng iyong katawan, tulad ng brain at gulugod. Congestive heart failure. Ito ang pinaka-common na dahilan ng pagkakaroon ng tubig sa baga. Ang congestive heart failure ay isang chronic progressive na kondisyon na nakakaapekto sa lakas ng pagbomba o pagpump ng puso. Pulmonary embolism. Ito ay sanhi ng pamumuo ng dugo at pagbabara sa mga ugat ng baga. Komplikasyon ng open heart surgery. Ang open heart surgery ay anumang uri ng operasyon kung saan ang dibdib ay hiniwa at binuksan at ang operasyon ay ginaganap sa mga kalamnan, balbula o mga ugat ng puso. Cirrhosis. Ang cirrhosis ay ang matinding pagkakapilat ng atay at mahinang paggana ng atay. Malalang sakit sa mga bato. Autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis. Cancer. Ang ilang mga uri ng cancer ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng tubig sa baga. Ang karaniwan ay lung cancer sa mga lalaki at breast cancer naman sa mga babae. Paano maiiwasan ang pagkakaroon ng tubig sa baga? Ang mga causes o factors na pwedeng maging dahilan ng tubig sa baga ay dapat na mapigilan bago magkaroon ng komplikasyon. Marami ring paraan upang maiwasan ito, tulad ng mga sumusunod. Pagkuha ng bakuna laban sa pulmonya. Pagkuha ng bakuna laban sa trangkaso, lalo na kung may sakit sa puso o matanda na. Ipagpatuloy ang pag-inom ng mga maintenance na gamot na nireseta ng iyong doktor tulad ng gamot na pampaihi. Regular na pagbisita sa doktor para sa check-up. Galiing mag-ehersisyo. Kumain ng masusustansyang pagkain. At pagpapanatili ng tamang timbang. Nawa ay nakatulong kami sa pagbibigay ng impormasyon sa iyo tungkol sa pagkakaroon ng tubig sa baga. Tandaan lamang na ito ay isang emergency at dapat agad-agad maidala sa ospital o doktor upang hindi na lalong lumala at magkaroon ng tamang lunas. Muli, maraming salamat sa iyong panonood. At kung nagustuhan mo ang aming video, mag-subscribe ka lamang sa aming channel. Thank you for watching!